Kumisan po sa mga handaan, sa mga lugar na kinakainan natin, meron tayo ino-observe na dress code. Minsan nakalagay po sa mga restaurants yan, di ba, yung mga nakasando, nakaslippers, nakashorts are not allowed. Meron po ba sa inyo nakaranas na na kayo ay tinanggihan sa isang malaking handaan sapagkat hindi tama ang inyong ayos o bihis? Napakasakit siguro na mangyari yan, na tayo mapauwi at tayo mapaalis sapagkat hindi tama ang ating damit. Yan po ang naranasan ng isang tao na ang kasaysayan binasa natin ngayon. Nagpunta siya sa isang handaan at nung makita ng may bahay ang kanyang pananamit, siya ay iginapos at itinapon doon sa labas. Ito po ay isa sa mga terribly misunderstood parables of the Lord. Many people cannot understand how the Lord could do such a thing or how the host representing the kingdom of God could do such a thing. At marami pong nalilito dun sa closing verse niya na sinasabing, many are called, but few are chosen. Ang Panginoon ba is snob? Na maraming tinatawag pagkatapos eh, paaasahin sa wala at konti lang pala ang pipiliin? Ito kaya ang mensahe ng parable na ito. Ito daw pong ating binasa na kasaysayan, merong isang king, a man of noble birth. The kingdom of heaven is likened to a king on earth who prepared a banquet, a wedding banquet for his son. Isang napakalaking bangkete, napakalaking piging. Ipinadala niya po ang kanyang mga tauhan upang mag-imbita ng taong pili. Subalit ang mga taong ito, tinanggihan nila ang imbitasyon at kung ano-ano na ang ibinigay sa kanilang mga pakiusa para sila'y dumating, subalit hindi sila nahimok na magpunta. They refused. Yung isa daw nagpunta sa kanyang bukid, yung isa nagpunta sa kanyang negosyo, at yung iba naman ay hinuli pa nila itong mga tagapagdala ng mensahe, pinahirapan at pinatay pa ang ilan. Nagalit itong king na nag-iimbita, at ang ginawa niya, he sent his army to destroy those people that destroyed his messengers, and then his army burned their city. At pagkatapos po ay inutusan ng king na ito ang kanyang mga katulong, ang kanyang mga mensahero. Sabi niya, o sige, tinanggihan nila ang ating imbitasyon. Pumunta kayo ngayon sa mga lansangan, kahit sinong dumaraan, imbitahin niyo na. Kahit maski sino pa nga, invite anyone you find, sapagkat nakahain na itong buong handa. Ang mga kanya naman po mga mensahero ay lumabas, ang mga kali at lahat ng dumadaan, pati mga biyaherong dumadaan lamang, ay inimbita. At ang malaking-malaking bulwagan ay napuno ng mga panauhin. Halu-halong tao. May mabuti, may masama, may mayaman, may mahirap. Nandun na lahat ang uri ng tao. At ngayon po noong binibisita na nitong king na ito ang kanyang mga panauhin, napansin niya yung isang tao ay walang suot na tamang damit. He was not correctly attired. At sabi niya, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi kaya ta nakasuot ng tamang damit para sa handaang ito? At ang tao pong ito ay hindi nakasagot. At siya ipinagapos, ipinatapon doon sa labas, gabi kasi ang handaan, into the outer darkness, kung saan may pananangis daw at nagnangalit ang mga bagang ng mga tao sa pain na kanilang nararamdaman. At sabi ng king, many are called, but few are chosen. What does this parable mean to us? Sa biglang tingin, parang very unreasonable naman yung king. Pambira, kahit daw sino, pagkatapos, ganun ang ginawa niya. The king who prepared a banquet for the wedding of his son is equated to God, ang Panginoon na naghanda ng isang malaking kasalan. At ang kasalan na yan ay between us, sinful men, to him or to his son, or reunification of men with God. At yan po ang malaking handaan na ang tao at ang Diyos ay magiging isang muli at magkakasama sila. Sino po ang mga mensahero na ipinadala sa mga piling tao? Ang mga mensahero na una niya ipinadala sa mga piling tao ang kanyang mga propeta at ang piling mga panauhin ang bayang Israel. Sa kanila ang kaligtasan, sa kanila po itinuro ang kaligtasan, subalit sila'y tumanggi. They refuse to come sapagkat pag binag-aralan po natin ang kasaysayan, ang mga propeta hindi sila pinakinggan ng mga taong bayan. All prophets died bloody and violent deaths in the hands of their people. Mga propeta po, may nilagari. Pero isang propeta, inilagay siya sa puno, tinanggal nila yung laman, yung puno, parang naging istro na malaking-malaki, walang laman sa loob. Inilagay ang propeta doon sa loob at nilagari.
Kung ano yung napapanood nyo sa mga piyesta ng mga mumurahing magic, ginawa po nila yan sa isang propeta. May mga binabato hanggang mamatay, kung ano-ano po ang ginagawa nila. And so they refused. So the prophets died bloody deaths. They suffered rejection from the people. So ano po ang ginawa nitong king sa ating istorya? Nagpadala ng next batch of servants. At sabi niya, sige, sabihin mo sa kanila na handa na, nalitsyon na ang mga dapat litsyonin, nakahain na ang masasarap na pagkain, the fatted cattle has been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. Nakahanda na ang mga kamakapuno, ang mga leche plan, ang mga masasarap na mga pagkain, mga kamaron rebosado con jamon. Marami na yatang nagugutom agad tuloy. So, nakahanda na. At sino naman po ang mga next batch na ito? Ang mga apostles po ng Panginoon. At sino yung sinabing nakahanda na? Ang Panginoong Jesus na ihain na. Siya na ang inihain, siya na ang nilitsyon, siya na ang pinatay. His blood was shed. He is ready to be eaten. Kaya sabi niya, take my body, this is yours, drink my blood. Anong sinasabi ng Panginoon? Hindi po ito cannibalism. Sabi niya, benefit from my death. I am your spiritual food so that you will have spiritual life. Kaya sabi niya, handa na. At sabi, kumain na kayo. Ano pong ibig sabihin ng pagkain dito? Be saved. Be reconciled to God. Be one with God. Alam niyo po, yung umaattend sa kasalan, para na rin kayong kasali dyan, and become part of the whole thing. And marriage, alam natin, pagiging isa ng dalawang taong dating magkahiwalay. They paid no attention. Ang mga tao, hindi na naman po pinansin. The same people. Hindi nila pinansin. Nung una, pinapapunta lang sila. Nung pangalawa, sinabing nakahain na, punta na kayo. Sige na. Hindi pa rin sila nagpunta. They paid no attention and went off, one to his field, another to his business. And the rest seized his servants, mistreated them, and killed them. Mapapansin po natin na dalawang klase ang mga tao na dalawang rason kung ba't hindi sila nagpunta dito sa handaan. Meron po nagpunta sa kanila mga bukid. And I tell you, work and employment stop people from coming to God. Yung isa naman, they went to their own business. So business interests, ang atin po mga interest na palaguin ang ating mga negosyo, o magtrabaho, nagiging sagabal sa ating paglapit sa Panginoon. Hindi sinabing tigilan ang mga negosyo at mga trabaho, pero kailangan alam natin kung paano binabalanse. Ang dahilan kung ba't ang mga taong ito hindi nagpunta doon sa handaan, sabi nila, I'm going to my field, I'm going to my business. Uunahin ko pa ba yan? At sabi natin, they were fools. Hindi nila inuna ang mahalaga. Subalit ngayon, nangyayari po ito, paulit-ulit na nangyayari, na hindi tayo nagkakaroon ng pagpapahalaga sa mga tamang bagay, inuuna natin yung mga ating mga makasariling gawain. At pagkatapos, ang ginawa po ng mga tao, hinuli nila, sinakpan nila, nireject nila itong mga mensahero. At sino po ang gumawa niyan sa history? Rome did that to the messengers and to the apostles. The rest of the world did that. And up to now, the world continues to reject the messengers of God. Napakarami pong tao ang magpupunta sa impyerno dahil inuna nila ang salapi. Inuna nila ang pagkita ng pera. Sinabi nila, huwag kayong mag-Bible study, huwag tayong mamatay niyan. Negosyo yan, racket yan. Takot na takot silang mag-donate. Takot na takot mag-ambag, kaya hindi sila pupunta. The love of money will bring a lot of people to eternal destruction. Ngayon, yung mga saved na, tumanggap na sa Panginoon, meron pa rin sobrang pagmamahal sa salapi. Anong nangyayari? Many Christians will miss rewards and crowns because of their love of money. Okay, born again, ligtas, pero wala man lamang crown, wala man lang rewards from God, sapagkat wala man lang paglilingkod. Sapat na sa kanila yung mag-receive ng salvation, sapat na yung konti-konti, medya-medyang paglilingkod, hanggang doon na lang. Pagharap daw po natin sa Panginoon, tayo mag-aalay sa Kanya ng mga korona. Yung mga korona, for every good thing and service that we do to God, for every sacrifice, there is a crown.
Ngayon, aanin natin ang crown. Hindi naman natin isusuot yan habang panahon dahil napakabigat niyan para pangatuloy pahirap sa atin kung maraming crown. What will we do with our crowns? Pagharap po natin sa Panginoon, yun ang ating iaalay. Kaya mahirap naman ang nadarama ng iba na pagharap sa Panginoon, walang korona lang maibigay, walang maialay sa Panginoon, nakakahiya naman. Get na lang ng get at forget ng forget sa Panginoon. Wala na siyang service. Look at this, people went to their fields and to their businesses and rejected the invitation of the Almighty. Nagalit ngayon itong king na ito sa ating kasaysayan. Ipinadala niya ang kanyang mga sundalo, ang mga kawal, upang ipasira ang mga lungsod, ang mga muog, ang mga tahanan ng mga taong ito, at upang sila man ay patayin. Nangyari na po yan sa kasaysayan. Ipinadala ng Panginoon ang Imperial Army of Rome to destroy Jerusalem and to destroy Israel. Hanggang ngayon po, ang templong ipinagawa ni Solomon, wala nang nakatayo kundi kaprasong pader na lamang, at tinatawag nila yan na Western Wall o Wailing Wall, na pinagyegyera-gyerahan ngayon ng lahat ng tao sa Middle East, ng mga Muslim, ng mga Christian, at ng mga Hudyo. Tatlong relihiyon ang nagbabangayan, nag-aagaw-agawan sa kaprasong pader. Sapagkat yan na lang ang natira, ipinasira po yan ang Panginoon. At hanggang ngayon, ipinadadala ng Panginoon ang kanyang mga hukbo. Sinisira ang mga itinatayo nating mga palasyo, ang itinatayo nating mga muog, sapagkat yun ang pinapahalagahan natin, imbes ang paglilingkod sa Kanya. Kaya kung minsan nakikita natin, may mga negosyong bumabagsak, may mga trabahong biglang nawawala, employment, empleyadong natatanggal, mga panaghihin at pagpangarap na gumuguho sapagkat inuuna natin ang ating sarili. And God is angered when we refuse Him. God is angered when we refuse His invitation to salvation. God is angered when we refuse His invitation to service. Gano'n pong karaming tao ang tumatanggi? O kaya hindi man tahas ang tumatanggi, pero konti-konti lamang ang ginagawang pagpapaunlak sa paanyayaan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat inaalala natin ang ating fields and our businesses. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung minsan hindi nyo inaasahan dumating ang hukbo ng Panginoon at iguho ang inyong mga kastilyong buhangin. Ang mga ginagawa nyong palasyo para sa inyong sarili, huwag kayong magtaka. Sapagkat ang Panginoon is offended. Una, pag tinanggihan natin ang kanyang paanyaya na tayo'y maligtas. At kung tayo'y ligtas na, the Lord is offended pagka tinatanggihan natin ang kanyang paanyaya na maglingkod sa kanyang mga hukbo. Huwag kayong magtataka at huwag kayong magtatampo. Kung ang inyong mga tinatamasa ngayon ay biglang bawiin, gumuho at matabunan pa kayo, sapagkat ang Panginoon ay hindi natin maaaring paglaruan. God is not mocked. Whatever a man sows, that he shall reap. Huwag tayong umasa sa ating mga naipundar, mga ari-arian. Sa isang iglap, maaari ang kunin lahat. At huwag niyong sasabihin na hindi kayo nabigyan ng babala. Ipinadala ng Panginoon ang kanyang mga sundalo, ang kanyang mga hukbo, upang sunugin, lipulin ang mga lungsod ng mga tao na hindi tumanggap ng kanyang paanyaya. Nagalit siya at ang napala ng mga tao, kabiguan, kamatayan. At ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga mensahero, yaman din lamang na tinanggihan nila, sige, pumunta na kayo sa mga lansangan kahit sino ang makita ninyo. Nakakita na ba kayo ng invitation na to whom it may concern? Di ba ang invitation, nakalagay pa nga inyong pangalan, nakalagay pa RSVP, Responde, Silvu Play. Ibig sabihin, sabihin nyo kung darating kayo o hindi. Para malaan kung lalagyan kayo ng plato o hindi at bilang. Pero ito sa ang kanyang invitation, to whom it may concern. Kung sinong may ibig magpunta. And so the servants went out and gathered everybody. Ano po ang nangyari? Ang mensahe ng Panginoon, ang kaligtasan ng Panginoon ay inialok sa lahat at napasama tuloy tayo sa naalok. Tayong mga hindi naman Hudyo, tayong hindi naman anak ng pangako kay Abraham, tayong kumbaga ay mga outsiders of the holy nation of Israel, naialok tuloy sa atin ang kaligtasan. Tayong mga Gentiles. Tayo po yung mga Gentiles at sila'y Jew. They were the favored nation
the nation of God. But because they refuse salvation, inialok po sa atin. At yan ay ayon din naman sa magandang kalooban at plano ng Diyos. Yan po ang naranasan ni Pablo. When Paul was converted, nagpupunta po siya ng patungo sa Damascus. At matapos siyang ma-refresh at nagbago, kauna-unahan niya pong pinuntahan yung synagogue ng mga Jews and he preached Jesus Christ, na-shock ang mga Jew. They were expecting Paul to arrest all the Christians at Damascus. Ang ginawa ni Paul, siya ay naging Christian at ngayon nagtuturo doon sa mismong mga simbahan ng mga Hudyo tungkol kay Kristo. Kaya ang inong ginawa, the Jews plotted to kill him. Tumakas po yang si Paul palabas ng lungsod sapagkat ang lahat ng mga pader at mga gates ay may mga gwardiya. Mga city po nun, parang mga intramuros, puro may pader. At bihirang-bihira ang mga gates at gwardiyado yan. At binantayan ng mga Hudyo na siya ay lumabas sapagkat siya ay papatayin. Anong ginawa po ng mga nanampalataya sa message ni Paul at ng mga Kristiyano dyan sa Damascus? Inilagay sa isang pagkalaki-laking basket at inilawit siya doon sa pader at doon siya sa dilim naglanding at nakaalis siya ng Damascus. At ang ginawa niya, sa kahit saang bayan siya magpunta, nagpunta siya sa Ephesus, nagpunta siya sa Athens, nagpunta siya kung saan-saan, ang una niya pong pinuntahan synagogue to teach the Jews, but the Jews rejected the message of salvation. Kaya ang ginawa po ni Pablo, ayon na rin sa udyok ng Espiritu Santo, itinuro niya ang kaligtasan sa mga Gentiles. And even Peter was commanded by the Lord to go to the house of Cornelius, who was a Gentile. Kaya po tayo at ang mga kapwa natin Gentile, we benefit from salvation. Sabi po sa Matthew 28:19, the Lord, seeing beforehand what would happen, made a command. Sabi niya, make disciples of all nations. Hindi na sa Israel lamang lahat ng bayan turuan. Go and preach the gospel in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Nakarating tuloy dito sa Metro Manila ang gospel. Nakita po natin na napakaraming tao ang tumanggap ng paanyaya, nandun sila. At kung titingnan natin ito, maraming tao ang gustong maligtas, maraming tao ang gustong masave. Lahat ng uri ng tao nandun. Nakita niya ang mga relihiyosa, ang mga member ng Asosasyon de las Cristianas Mujeres en las Islas Filipinas. Nandun din ang mga prostitutes ng ermita. Nandun din ang mga scholar, nandun ang mga babagsakin, ang mga kick-out, ang mga kriminal, ang mga mababait, ang mga hukom. Nandun lahat. Ang mga magbebeto-beto, magpeperya, mga magician, mga donya, everybody was there. Kaya mapira tayo makakita ng ganyang klaseng kalipunan. The cross-section of society was there, at nung nag-inspection na po itong may bahay, nakita niya yung isang tao. Mali yata ang damit nito. At ano po ang ginawa? Siya ipinagapos at ipinatapon sa labas. Sabi niya ba, ano to? Bakit ganun? Ang kaugalian po noon, lalo na ng mga malalaki at mga mararangyang pamilya, pag sila po ay naghanda, lahat ng bisita, sa gate pa lamang binibigyan ng robe. Hindi po nyo kailangan magdala ng sarili nyong robe. O syempre, hindi naman kayo darating doon ng hubot-hubad. Pero merong changing room at may mga overcoat na isusuot at lahat po ng bisita, halimbawa ang gusto ko ang color scheme ay peach, na paborito ng napakarami ngayon. Lahat po naka-peach. Kung mint green yan, naka-mint green lahat. O kung gusto ko silk, silk lahat. But I as host provide the clothes. Kaya po lahat ng tinawag sa kalye, hindi sila inaasahang naka-properly attired, but they were ushered into a changing room where they are supposed to get their gowns. Kaya naman, nung mag-inspection ngayon ito, itong may bahay, nagulat siya, hoy, bakit iba ang suot mo? Bakit suot mo lang yung suot mo dati pa? Na-offend ang may bahay. Sapagkat, alam niyo po, pagka hindi natin isinuot yung gusto niyang motif, total, nagpo-provide siya ng damit, meron po tayong presumption. We become presumptuous and we presume that our clothes are good enough. Sabi siguro nung taong yon na siguro siya ay isang maharlikang tao at siguro siya ay isang biyaherong mayaman, maganda naman ang damit ko. Maraming nakadikit na kung ano-anong mga ruby at mga perlas. Sapat na ito. Lampas pa nga sa requirement dapat.
Kaya sa kanyang tingin, yung suot niya, okay na. Hindi na niya isinuot yung ipinasusuot ng may bahay. And so ang nangyari, inisnab po niya ang kagustuhan ng may bahay. Ininsulto niya yung may bahay sapagat hindi niya sinunod ang regulasyon sa ilalim ng bubong nitong may bahay na ito. Kaya ang ginawa, siya po ay itinapon sa labas. At yaman din lamang at ang parable na ito ay tungkol sa kaligtasan at lahat ay pwedeng maligtas, ngunit may kaisa-isang requirement. You've got to wear the wedding garment. And that garment is free. And that garment is Jesus Christ. Lahat ng uri ng tao, babae, lalaki, makasalanan, hindi, mayaman, mahirap, marunong o mangmang, pwedeng maligtas. Only on one condition, wear Jesus Christ. Kaya po sabi sa Romans 13:14, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Isuot ninyo ang Panginoong Jesus. Bakit kailangan isuot? Sapagkat ang kaisa-isa po nating entrance ticket to that banquet hall where salvation is preached is the holiness of Jesus Christ. According to Romans 3:22, this righteousness from God comes through faith in Jesus to all who believe. Nagiging karapat dapat tayo, hindi dahil sa ating sarili, hindi dahil sa baon natin o dala natin, dahil isinuot natin yung karapat dapat na isuot na ibinigay naman ng libre, and that is Jesus Christ. Christ's righteousness is imputed on the believer. Ang kabanalan, ang kalinisan ng Panginoon ay nalilipat doon sa nananampalataya sa Kanya. Kaya ang ating pong Panginoon, ang Kanyang kabanalan ay parang damit na maaari nating isuot. At ang taong nagsasabing, Panginoong Jesus, naniniwala ako na makasalanan ako. Marumi ako, hindi ako pwedeng pumasok sa langit. Pero naniniwala ako na ang ginawa mo sa cross ay sapat na kabayaran sa aking kasalanan. Naniniwala ako na kung naniniwala ako doon, ako'y maliligtas. And so, therefore, I am not holy, but I am putting on your holiness. My faith in you will make me holy, not my personal accomplishment. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko kayang gawing banal ang aking sarili. So I only become miraculously, legally holy when I put on Jesus Christ. Kaya nga sabi po sa Romans 4, verses 4 to 5, now when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. However, to the man who does not work, but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. Pagka daw po ang isang tao ay nagtatrabaho, ang binibigay sa kanya ay hindi regalo, bayad yun. Pero ang taong hindi nagtatrabaho at tinatanggap lamang ang regalo ng Panginoon, it becomes righteousness for him. Ano pong ibig sabihin? Huwag na tayong gumawa ng mabuti? When we define the phrase does not work in Romans 4, 4 to 5, we mean a man that does not rely on good works for salvation. Ang taong hindi umaasa sa mabubuting gawa para siya maligtas, yun yung taong hindi gumagawa according to the Bible. At umaasa doon sa libreng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. E ano po ang ginawa nitong lalaking pumasok doon sa loob? Umasa siya sa ganda at rangya ng sarili niyang damit. At gusto sigurong kumanta noong host, ngunit di pa rin sapat. Talagang hindi sapat. Kahit ano pa. Marami pong tao kanilang pinipilit, nagsisikap sila na maabot ang kaluwalhatian, ang kabanalan ng Diyos. Marami silang ginagawa. Kumakain ito, hindi kumakain ito. May ginagawa sa ganung araw, may hindi ginagawa sa ganung araw. Nagpapahirap sa sarili, namamanata, pinapahirapan ang katawan. Meron naman nagbibigay ng pera, naglalagay para bayaran ang kanyang mga kasalanan. May mga seremonya, kung ano-ano. Lahat po yan ay gawain. At sabi ng Panginoon, hindi tayo maliligtas sa gawa. Ephesians 2 verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is a free gift of God, not by works so that no one can boast.
Mahalaga po ang mga kabanalan, mahalaga ang gawain, ang mga gawa. Pero yan, kung saved na tayo, tsaka pa lang nakakaroon niya ng katuturan. Pero kung hindi ka saved at pipilitin mong gumawa ng ganito, ng ganyan, don't do this, don't do that, do this and do that to be saved, wala pong mangyayari. Matutulad tayo dun sa tao na iniasa niya na ang kanyang pagiging qualified to join the banquet was his own clothes. At nainsulto ang may bahay. Bakit po yung pagbibigay ng asa sa ating sariling mga gawa ay nakakapagpagalit sa Diyos? Una po, that's very presumptuous. People become presumptuous that they think that they can be good enough to deserve God's presence. But no. Sabi po sa Bible, ang pinakamanga dakila, ang pinakamanga busilak, ang pinakamagaganda nating gawa para lang maruruming basahan sa tingin ng Diyos. Sapagkat sobra siyang banal, kahit anong gawin natin, small time, baliwala. Kaya hindi siya mai-impress at hindi makakatulong sa atin ang ating mabubuting gawa. Do it the easier way. Put on Jesus Christ. Pero ito po, nahihirapan ng mga taong tanggapin ang katotohanan na ito. Sasabihin nila, ano? Ganun lang ba yon? Wala na akong gagawin? Wala na akong idadagdag? Wala na akong ibabawas? At nahihirapan po ang kanilang amor propio, ang kanilang pride na tanggapin that salvation is by grace. So they want to deserve salvation, so they do good works. Pag ipinagpilitan po natin ang good works, para na natin sinabi, na yung ginawa ng Panginoon, bumaba siya sa langit, nagsakatawang tao, nabuhay sa isang mahirap na setting, inalipusta ng mga tao, pinahirapan, hinuli, nilitis, dinuran sa muka, hinampas ng kahoy, nilatigo, sinuotan ng korona ng tinik, kinalagad sa mga kalye ng Jerusalem, ipinako sa krus, sinibap. Pagkatapos nun, sasabihin natin, hindi pa sapat yan, kailangan dagdagan ko ng good works ko. Nababaliwala po ang gawain ng Panginoon kung tayo'y aasa sa ating mabubuting gawa. Dahil para na nating sinabing, sa kabila ng lahat, kulang pa rin yan, kailangan dagdagan ko ng sarili kong kabanalan. Hindi po masamang magpakabanal, subalit masama na iasa natin na tayo'y maliligtas kung tayo'y magpapakabanal. Sapagkat sabi sa Bible, wala ni isang matuwid, ni isa walang banal. Hindi po natin maaaring asahan ang ating sarili. Habang tayo ay tumitindig sa sarili nating paa at sasabihin natin, maliligtas ako, kung ako ay pirming magkukumpisal, kung pirmi akong a-attend ng mga religious services, kung magdo-donate ako, kung magsisindi ako ng pagkarami-rami mga kandila, kung magbabayad ako para kumalembang ang mga kampana, kung uupa ako ng mga tagadasal o magdadasal ako ng magdadasal, magdo-donate ako sa poor, hindi ako kakain ng bopis at dinuguan, mga kung ano-ano pang mga pagpapahirap sa sarili, pag iniasa natin dyan ang ating kaligtasan, parang sinabi natin sa Diyos, look, nahirapan ka nga, Kristo, pero hindi sapat. Kailangan mag-participate ako para makumpleto ang aking kaligtasan. And so, yung mga tao pong umaasang ganyan, maski sabihin nilang sila'y born again, sapagkat may mga born again na naniniwalang maliligtas sila to be born again, but they think that they have to maintain their salvation by their good works, na pag nagkasalay, hindi na naman ligtas. Ano po ang kanilang sasabihin? Pag sila po nasa gates of heaven, at pagpalagay nating merong asheret, at sinabing, give me one good reason kung bakit ko kayo papapasukin, ano ang sasabihin niya? Well, I deserve to go to heaven because Jesus died for me and I accepted Him as Savior. And, right after I accepted Him as Savior, mula noon at hanggang ngayon, I maintained my salvation by my personal holiness and by my good works. So ano po ang labas niya? Co-Savior of Jesus Christ. Kapwa mangliligtas. Iniligtas siya ng Panginoon minsan at sa kanyang sariling pagsisikap, minaintain niya ang salvation na yun. It is very presumptuous. It insults the completeness and the perfection of the offering of Jesus Christ of His own body. Many are called, but few are chosen.
Many are called, everybody is called to salvation, but only those that will put on Jesus Christ will be chosen to be saved. So nasa Panginoon po ba ang desisyon kung sino maliligtas? Nasa tao pa rin. Tinatawag tayo, pero kailangang isuot natin yung requirement. Hindi naman babayaran. By faith na nga, hindi by works. Wala nang mayroong excuse. Wala nang makakapagbigay pa ng justification sa kanyang sarili. Kasi hindi na nga babayaran. Why can we hide behind Jesus Christ? Bakit ang isang tao nagtitiwala sa Panginoon nagiging banal? Kahit may kasalanan pa tayo, ang tingin na nga ng Diyos Ama, banal na eh. Because according to 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. At sinabi po yung all. Hindi sinabing 99.9%. Ang sinabi, all. Ang dugo ng Panginoon, pag nanampalataya tayo sa Kanya, at tinanggap natin siyang tagapagligtas, at sinabi natin, Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Iligtas niyo ako, naniniwala ako sa inyo. Ang nangyayari, hinuhugasan tayo ng Kanyang banal na dugo. Lahat ng kasalanan, ibig sabihin, lahat ng uri ng kasalanan, at pangalawa, lahat ng kasalanan sa lahat ng panahon. Lahat ng kasalanan natin na lumipas, ginagawa at maaaring magawa pa, bayad na. Kaya nga sabi ng Panginoon, have peace. My peace I give to you. My peace I live with you. Not as the world gives do I give you. Kung magbigay daw po siya ng katahimikan, di tulad ng mundo. Kasi ano bang katahimikan ang ibinibigay sa atin ng mundo? Kukuha ka ng insurance. Para kampante ka, nung nagkaroon na ng aksidente, sunog yung pala kung ano-anong nakalagay ng mga maliliit na print doon sa insurance mo at ang kalabas-labas ay hindi ka rin makakakolekta. So anong klaseng peace yun? Merong magsasabi sa iyong asawang isinusumpa ko ang aking katapatan hanggang 1,000. 3 buwan pa lang ay meron na agad kulasisi. Anong klaseng peace yun? May nagsasabing, I'm your friend, I will help you till the end. Pagkatapos 2 araw pa lang, hindi na siya tumulong, sabi niya, that's the end. So, ganyang klaseng peace ang ibinibigay sa atin ng tao. Kaya ang sabi ng Diyos, I don't give peace just like the world gives. Ibig sabihin, yung peace na ibinibigay ko sa inyo, permanente, hindi mawawala, maski anong mangyari, maski magbago ka, pareho pa rin, nandyan pa rin. Kaya ang salvation natin, dapat meron tayong peace. Hindi pwedeng tanggalin ng kahit sino, hindi pwedeng maagaw, hindi pwedeng magbago. At kahit kayo na mismong may ayaw, hindi pa rin pwede. Because the Lord signs a contract. Alam niyo naman, habang buhay yung pumipirma ng kontrata, ang kontrata ay may bisa. Eh ang Diyos ay hindi namamatay. Kaya ang kontrata niya sa atin may bisa habang panahon. At nung nagpirmahan tayo ng kontrata, tinanggap natin siyang Panginoon at tagapagligtas, iniligtas niya tayo at patuloy na iniligtas forever dahil siya nakapirma sa kontrata. Ngayon, pumirma rin tayo doon dahil tinanggap natin siyang Panginoon, hindi lang tagapagligtas. Kaya dumarating ang panahon na ayaw natin siyang sundin as Panginoon, tumusuway tayo, anong nangyayari? Ini-implement niya ang contract, binibigyan tayo ng mga punishment. Sasabihin ng Panginoon, teka, hindi ba't tinanggap mo ako bilang Savior and Lord? Yes. O, save ka na, secure ka, yes. Eh, di ba tinanggap mo rin ako as Lord? Yes. Eh, sinong sinusunod mo ngayon? Myself. Sabi ni Lord, oh, sige, eto ang punishment. Kaya po ang mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon, pag tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, anong nangyayari sa buhay? Nagkakagulo-gulo. Nasisira ang mga relasyon, nasisira ang mga hanap buhay, nagkakasakit, kung ano-anong nangyayari, nasusunugan, etc., etc. At hindi titigil ang paghagupit at pagpalo ng Diyos hanggang hindi ka natututong, ay, teka nga pala. Tinanggap ko nga pala siya as Lord. Ang mabuti pa ay masunod na lang. Babalik ka ngayon na pasapasa, duguan, gulagulanit ang ating damit, at puro luhaan ang ating mukha, gutay-gutay, puro sugat, pero babalik at babalik ka rin sa Diyos. Hindi ka pwedeng manalo. Sapagkat huwag nating kakalimutan na tumanggap ka ng Lord. And that is a contract.
God keeps His end of the contract that no matter what happens, you are saved. But you've got to keep the end of the contract on yourself that no matter what happens, He is Lord. That is what many Christians tend to neglect, the Lordship of Jesus Christ. Interesado lang sila sa saviorship. Gusto lang nilang maligtas. Gusto lang nila si Jesus as healer. Jesus as savior. Pero Jesus as Lord, napapabayaan. And so anong nangyayari? Nagkakagulo-gulo buhay. Hindi naman pwede tayong manalo. Tayo at susuko din. Kaya huwag nalang habaan ang giyera na ito. Huwag habaan ang pagsuway. Huwag habaan ang disobedience. Surrender at once to limit the casualty. Ano po ang mga main lessons na nakukuha natin dito sa parable na ito? God loves men, and it is He who provides for salvation. Siya po ang nagkusa kung paano tayo maliligtas, hindi tayo. Marami po mga tao hindi naliligtas dahil tinatanggihan nila ang paanyaya. Dahilan, pagiging makasarili. Dahilan, mga tradisyon na ayaw bitawan. Hindi tayo kayang iligtas ng mga tradisyon. Ang dahilan, relihiyon. Ayaw bitawan ng relihiyon. Sino ba ang maliligtas sa relihiyon? Wala. Pagkatapos, dapat po nating maalala, God's servants and messengers should expect rejection and persecution. Dahil lahat po ng kanyang servants na persecute. But, do not forget this, if we are undergoing persecution, God is on our side. Amen? Nakita niyo po kung paano niya ipinaghiganti ang kanyang pong mga anak, ang kanyang mga messengers na sinaktan, pinalo at pinatay. Ipinasugod niya yung mga taong yun, ipinasunog ang kanilang mga lungsod at ipinalipol silang lahat. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Vengeance is mine, says the Lord. Huwag pong sasama ang loob natin kung tayo tinatanggihan. Marami pong tatanggi sapagkat marami nang tumanggi. At sabi ng Panginoon, huwag kayong makaasa na kayo itatrato ng mas maganda kesa sa inyong Panginoon. Eh kung ako nga tinanggihan, kayo man tatanggihan. Mas maganda pa kaya ang pagtrato nila sa inyo kesa sa akin. Kaya huwag po tayong sumama ang loob. At ang ating maaasahan, no matter what happens, God is on our side. And God knows how to repay. Now, God's invitation is for all, for the good and the bad. Marami po nagsasabi, ayoko umatin ng Bible study kasi ang buhay ko, ang gulo-gulo, nakakahiya naman sa Diyos. Para naman akong hypocrite niyan. Ay, lalong maganda ang gulo mo ng buhay niyo. Wow, tama-tama. Halikay sa Bible study. Talagang sabi nga ng Panginoon, I came to seek and to save the lost. Akala yata ng iba, umaatin sa Bible study, ay yung mga banal. Eh kung banal na tayo, hindi na natin kailangan yan. Kaya nga tayo umaatin eh, para magpakabanal. Pero hindi pa tayo banal. Kaya pag may nagsasaging, ganyan ba umaatin sa Bible study? Mo, kaya nga ako umaatin eh, para magbago. Attend ka rin, para sabay tayo magbago. Kasi marami sa atin, nakakantsawa ng ganyan eh. Di ba? Sasabihin natin, yan ba ang teacher? Yan ba ang Sunday school teacher? Yan ba ang pastor? Yan ba ang choir leader? Bakit ganyan? Eh, hindi pa nga tapos ang Diyos atin eh. Kaya kailangan, marunong din tayo magpasensya sa isa't isa sa mga pagkukulang. Pero huwag naman ninyo itong gawing excuse. Lagi nyo lang sabihin, huy, hindi pa tapos sa akin ang Diyos. Eh, ang tanong, hindi pa nga tapos, pero umasenso ba? Baka naman kung ano kahapon, ganin pa rin ngayon. Hindi naman ganon. Dapat umaasenso ang ating spiritual life. At tatandaan po natin, the only requirement to be saved is Jesus Christ. Yung iba, saan umaasa? Umaasa sa mabubuting gawa. Yung iba naman, umaasa sa ibang personalities. Sasabihin nila, hindi, ang tagapagligtas ko si ganito eh, kasi siya ang paborito ko. Mabuti na siya, mabait, maunawain, may pusong mapagmahal, tulad ng puso ng isang ina. Para pong ang Diyos ay hindi mabait, at aasa pa tayo sa iba para tayo iligtas. Yung iba naman sasabihin, oh sige, naniniwala ako kay Kristo, pero para sigurado, maisama na rin si Santa Claus, maisama na rin si ganito, si ganyan. Para kung sakasakali, safe ako. No?
But that's not what the Lord wants. Ang kailangan lang yung kaisa-isang correct garment. And that is Jesus Christ. Alam niyo po kasi kung sasabihin natin nananampalataya tayo kay Jesus, pero sasamahan natin ng iba para sigurado, ang ibig sabihin nun, hindi tayo tunay na nananampalataya. Hindi tayo tunay na umaasa. Hindi tayo tunay na sigurado. Kaya gusto nating lagyan ng backup. And the Lord said, without faith, it is impossible to please Him. At para humanap pa ng ibang katulong ng Diyos para tayo iligtas, ibig sabihin, kulang ang ating pananampalataya. At pag walang pananampalataya, hindi po tayo maliligtas sapagkat yung pananampalataya sa Panginoon, that is required to be worn. Sasabihin ng iba, ang yabang niya naman, akala niyo, kayo lang ang naniniwala kay Kristo. Kami rin na, naniniwala kay Christ. Pero yung pong nagsasabi noon, hindi naman nagbabasa ng Bible, hindi sumusunod sa Bible, at hindi naniniwala sa Bible. Ayaw tanggapin ng Bible. Kasi nungalingan pong malaki na sabihin natin naniniwala tayo kay Kristo, and yet, we don't believe in Christ's Word, the Bible. Kaya marami po tayong kababayan, sila po ay nalilin lang, kawawa naman, dapat ipanalangin. Hindi dapat awayin, hindi dapat pagtawanan, dapat ipanalangin. Sapagkat sabi nila, kami man, Christian, don't you know that the Philippines is the only Christian country in Asia, and I'm a Filipino? So therefore, Christian ako. Yan po ang mga presumption. Yung nagsasabing naniniwala sila kay Kristo, dapat sumunod kay Kristo, amen? At yung nagsasabing naniniwala sila kay Kristo, dapat maniwala sa Bible, amen pa rin? So pag sinabi lang yung Bible, hindi naman yan ang pinaniniwalaan namin, tradisyon. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala kay Kristo. Because God said in the Bible, you reject God's word and obey your traditions. Hindi po masama ang lahat ng tradisyon kung ang tradisyon ay sang-ayon sa itinuturo ng Bible. Pero pag ang tradisyon ay taliwas na sa itinuturo ng Bible, masama na po yan. It is not true that most of our countrymen believe in Christ. They only think they believe in Christ. But if they really believe in Christ, they would obey Christ and they would obey God's word, which is the Bible. As long as people do not base their faith on the Bible, they don't really believe in Christ. Kaya yan ang nakalagay sa Matthew. Sabi ng Panginoon, and on that day, yun daw pong judgment day, many will come to me and say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not do many mighty, beautiful works in your name? And Christ said, I never knew you. You evildoers, depart from me. Lumayas kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo kilala. Daldal kayo ng daldal noon na kayo Christian. Hindi naman kayo sumusunod sa Bible. Daldal kayo ng daldal na kayo ay makakristyano. Pero ang mga iniuutos ko, nilalabag ninyo. Ang sinusunod nyo, ang sarili nyong kalooban. Ang sinusunod nyo, yung sarili nyong kagustuhan. Ang sarili nyong mga tradisyon. I don't know you. Get lost. That's what God will say. Depart from me, you evildoers. Napakarami pong tao ang nadideceive. Akala nila they are made. Akala nila they are already in the correct church. Akala nila they are already in the correct faith and they are saved. Dahil ang tawag sa church nila eh, Christian church naman ito. But those that believe in Christ will obey Christ. And the Bible said, you will know them by their fruits. Hindi nakukuha sa daldal. Hindi nakukuha sa salita. Sabi, tingnan ninyo ang mga gawa at nang malaman ninyo kung saan talaga silang panig naroon. To ignore Christ is to invite sure disaster. To put one's own clothes is never enough. To believe in Jesus Christ is to obey Christ to the point that we are becoming more and more like Christ. In closing, my questions are only two. Una, do you have Christ in your heart as Savior and Lord? Have you put on the holiness of Jesus Christ so that you may be saved? Have you relied totally and completely on the finished and perfect work of Jesus Christ? Or are you relying on your own accomplishments? Are you now sure that you are saved?
Let's analyze ourselves, and I would like to invite you to just, for the sake of spiritual privacy, let's close our eyes for a while and bow our heads to God and analyze ourselves. Nakatitiyak po ba kayo na kayo'y ligtas na? Nakatitiyak po ba kayong naisuot nyo na ang tamang kasuotan upang maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos? Nakatitiyak po ba tayong lahat na kung biglang tumigil ang pagtibok ng ating puso, tayo'y ligtas, tayo pupunta sa Panginoon? If there's anyone in this hall today that is not sure, and you want to be sure, and you want to put on Jesus Christ as your righteousness, you want to put on the holiness of Christ to benefit yourself, if you want to do that, raise your hand right now, let God see it, and we're going to pray. Is there anyone? Amen. Who else? You like to be sure. You want to know that Jesus Christ will be your ticket to salvation. You want to put Him on today. Who else? Raise your hand to be sure. We're going to pray together. The Lord is watching. Who else would like to put on Jesus Christ? The Lord knows our hearts. We cannot make it on our own. We will surely be thrown out into the outer darkness where there is weeping and where there is punishment. Who else would like to put on Jesus Christ today to say, Jesus Christ, I know that I am going to hell because of my sins, but because I believe in you, I believe in what you did, I'm going to put you on and I will be saved, not because of what I did, but because of what you did. Last invitation, who else? Those that raise their hands, those that would like to accept Jesus Christ, rise from your seat, stand where you are and let God see the intentions of your heart, and we're going to pray together. And the rest will just keep silent and close their eyes and pray with us. Who else would like to be sure? Sino pong gusto makatiyak? Right now, nagsasabing, Lord, hindi ako sure. And what I'm sure of is I'm a sinner. And my sin will take me to hell. But right now, I would like to be saved. I would like to put on your holiness so that I'll go to heaven, not because of me, but because of what you did for me. One more call. Who else would like to stand? We will pray to the Lord. We'd like to be sure. At ang mga nakatayo, you may now put down your hands, but we will pray together. I'm going to lead you in prayer, but make sure na ito ay personal prayer nyo rin. You may repeat after me silently, but claim this prayer as yours because Jesus Christ would like a prayer that comes from our hearts. Panginoong Diyos, makasalanan po ako. Marami po akong nagawa at patuloy na ginagawa na masama. Alam ko po, Panginoon, it is not good. And I know, O Lord, that you are holy. And because you are holy, you are going to punish sin. And if you're going to punish sin, O God, I am going to be punished because I'm a sinner. And I don't want to be punished. I like to be saved. Naniniwala ako, Panginoon, ang kaligtasan na hindi ko maaaring makuha sa aking sariling kakayanan. Naniniwala ako na ang kaligtasan ay nandoon sa pananimpalataya sa Panginoong Hesus. Na ang ginawa niya sa cross ay aking aangkinin na parang ako na rin ang gumawa. Na ang kanyang kamatayan, parang ako ang namatay. At ang kanyang kabanalan ay magiging aking kabanalan. Not because I am holy, but because I believe in the holiness of Jesus Christ. And so, Father, right now, please forgive me for all my sins. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Hugasan niyo po kami at hugasan niyo ako ng dugo ni Kristo. Wash me with the blood of Jesus Christ, O God. Make me holy. Let your Holy Spirit reside in my heart. And, O Lord Jesus, I accept you as my Savior. I accept and believe and declare my faith that what you did on the cross was a payment for my own sins. And I believe that. And I believe, O Jesus, that if I believe that, you are going to save me. And so save me right now. Reside in my heart. Be my Lord. Be my Savior. In all the days of my life, I will seek your righteousness. I will obey you as Lord. And I will thank you from the bottom of my heart that my faith in you has saved my soul. Father, accept all of these hearts that submitted to you today. Panginoon naming Diyos, lahat po ng nakatayo sa inyong harapan, pagpalain niyo po. Tanggapin niyo sila sa inyong pamilya.
Not because they are holy, but because they believe in the holiness of Jesus Christ. Not because they are good, but because they are now putting on the goodness of Jesus Christ. Welcome them to your family, O God. Protect them from the lies and falsehood and discouragement of Satan. And Lord, let your Holy Spirit dwell in them. Let your Holy Spirit urge them to have a longing for you, for your word, for your holiness, and for your people. Bless them all the days of their lives. And as you bless them, O Lord, may they have fruits that are worthy of their repentance and worthy of their calling. Father, we glorify you for your harvest today. We glorify you, Lord, for the many wonderful things that you have done, both to those that are saved today and those that have been saved a long time ago, but now see you closer and clearer. We pray all this in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.